Ayun no. Na-install na natin ngayon yung panel ng seatbelt natin, yung lower part. Ayun siya no. Hello, good day mga chong. So ngayon gagawa na naman tayo ng panibagong video. So leather wrapping pa rin yung gagawin natin no. Medyo marami pa kasi natira dun sa leather ko sa bahay. So far, meron na tayong tatlong na leather wrap, no? Yung steering wheel natin, to. Yan, tapos yung panel doon sa may windshield. Tapos itong panel dito sa may seatbelt, yan. So, ang susunod naman natin, itong lower part, no? Yan, itong panel dito sa may seatbelt pa rin, pero yung lower part na. By the way, no, lumagpas na tayo ng 600 subscribers nung nag-check ako kanina. 602 subscribers na tayo, so road to 603 subscribers na tayo. So kung di ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na para maging 603 subscribers na tayo. So simulan na natin tong video na to, hindi ko napapatagalin. Let's go! Di bale, ito yung kailangan natin ngayon tanggalin. Ano? Una nyo gawin, tanggalin nyo muna tong panel na to. Kasi nakalock siya dito sa panel na tatanggalin natin. Ang pagtanggal naman dyan, ilahin nyo lang to. Yan. So, tanggal na. Tapos, yung sa kabilang side din, dito sa may passenger side sa likod, tanggalin nyo rin tong panel na to. Di bali, ito, sinusungkit lang din to. Yan o, tanggal na. Yan. So, ito yung kailangan natin tanggalin, no? Ito kasi yung ile-leather wrap natin. Ang pagtanggal naman dyan, angatin nyo lang to. Yun o. Ganun lang. Tapos, isunod nyo yun dito sa baba. Yan. So, tanggal na yan. Hatakin nyo na lang yung sa harap. Yan. So, dito, line nyo lang siya. Tanggal nyo na. Yan. So, ayan yung ile-leather wrap natin, no? So, ang next video na, yung babalutin na natin siya ng leather. So, ito na yung panel na tinanggal natin, no? So, ang gagawin nyo ngayon, ayan yung pinaka-tela. Papatong nyo yung pinaka-panel. Tapos, ang gagawin nyo ngayon, lalapisan nyo, no? Paganyan, paikot. Pati itong kabilang side, lalapisan nyo. Ayan. Ayan yung pinaka-lapis. Ayan. Kakat nyo na yung tela. Mag-a-allowance lang kayo. Ayan. So, hindi kasi kaya ng isang buong tela lang. Tapos, ili-leather wrap nyo itong pinaka-panel natin. Hindi kaya. Kasi yung dito pa lang. Ito o. Makapal na yun nandito. Tapos, curve na curve pa yan. Lalo na itong dito sa may kabila, no? Ito, curve na curve to. Hindi kaya yan nung hihilahin nyo lang yung tela. Hindi niya kaya. So, kailangan mag-cut out kayo ng tela, nakaparehas na ito. Tapos, magtatahi kayo ng tela dito, no? Sa side. Tapos, i-curve nyo siya dito. Ito yung tela natin, no? Yan. So, pagpapatungin nyo silang ganyan, minarkan ko na dito sa likod yung pinaka tela natin, no? So yan, tatahiin nyo yan, papaganyan. Tapos kung mapapansin nyo tong part na to, no, yung tela natin na itatahi, straight lang. Pero yung pinaka harap ng panel natin, curved. So dapat pagka to, tinahin nyo to. Papabaluktutin nyo rin siya. Kumbaga, papasunod din nyo siya dito sa may tela ng panel natin. So papaganon nyo siya tatahiin. So, tatahin ko na muna ngayon, no? Tapos papakita ko na lang sa inyo pagka natahi ko na. So, ayan na, no? Kung mapapansin nyo, dito sa part na to, parang may excess na leather, no? Ayan yung kailangan natin. Ito kasi yung pinaka-curve dun sa panel natin. Kaya tayo nag-cut nung pinaka-template nung panel, tapos nagdagdag tayo ng leather. Ayan yung kailangan, yung magkaroon tayo nung excess na leather dito. Kasi kung isang malaking leather lang yung gagamitin natin, mahihirapan tayo dun sa curve ng panel kasi masyadong malalim yung curve.
hindi kaya nung tela na i-cover. Kaya kailangan natin mag-cut pa nung additional na leather na itatahin natin doon sa kinat natin na leather na minatch natin doon sa panel. So, ayan na siya, no? Ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan na natin ng randy itong likod na part. Tapos, i-set aside natin. So, lagyan ko muna ng randy, no? So, ayan na, no? Lalagyan na natin ng randy yung pinaka-leather natin. So, i-set aside natin yan para patuyuin. Tapos, ito naman yung lalagyan natin ng randy. So, pause ko muna ulit. So, ayan na, no? Nalagyan na natin ng randy yung pinaka-panel. Tapos, every time na naglalagay nga pala kayo ng randy, as much as possible, gawin yung flat yung randy. Huwag yung may buo-buo. Kasi minsan bumabakat sa tela yun, no? So, patuyuin ko muna. Pagkatuyo na rin, tsaka natin pagdidikitin yung leather pati yung pinaka-panel. So, ngayon, pagdidikitin na natin yung pinaka-panel pati yung leather, no? Mas maganda yung leather, ihiga nyo. Tapos yung panel na lang yung ipatong nyo. Mas madali siya, no? Compare yung leather yung ipapatong nyo, malambot kasi yung leather. So, tumutupi-tupi. So, yung panel yung didikit nyo sa leather. Yan, no? Tapos, takatakin nyo lang muna konti. Check nyo yung kabilang side kung pantay o hindi. So, kung makikita nyo, maraming hindi pantay, no? Gawin nyo ngayon, patagin nyo lang. So, flat na siya, no? Yan. So, ngayon, baliktarin na natin ulit dahil flat naman na. So, ngayon, talagyan naman natin ng rugby itong panel na to, no? Ito yung dito sa kabilang side. Itong loob, need natin lagyan ng rugby yan. Tapos, papatuyuin muna ulit natin. Yung tela natin, medyo nilagyan ko na ng excess na rugby kanina yan. Para at least kasama na siya dun sa pagpapatuyo, no? Ito kasi hindi natin pwede lagyan agad ng rugby. Kasi, pagka pinatong natin siya ng nakadapa habang pinapatuyo, didikit to dun sa pinagpatungan. So, ito, lagi itong hinuhuli lagyan ng rugby. So, lagyan ko muna ng rugby. Tapos, pakita ko ulit sa inyo mamaya. So, ito na, no? Nalagyan na natin ng rugby, tapos medyo napatuyo na rin natin. So, ang unahin nyo itupi na leather is itong part na to, no? Yung medyo straight. Yung isa kasi dun sa dulo, bend na bend yun. Mas madali, ito yung unahin natin. Tapos tignan nyo muna sa kanila kung flat pa rin. So, flat pa rin naman. Silipin muna natin. So, kung mapapansin nyo tong part na to, medyo kumulubot. So, hilahilahin nyo lang. Huwag magpantay. Tapos, ipold nyo na siya ng maayos, no? Yan. So, mahalaga pati yung ilalim nito, nilagyan nyo ng rugby para makapit siya. So, yung dito sa may dulo na part, hatakin nyo muna. Imitin nyo, no? Yan. Tapos tsaka nyo ngayon itupi. Yan. So, yan. Ganyan yung itsura ng pinaka-panel natin. Ngayon, balik ka rin nyo muna. Ito naman yung isusunod natin. So, cut muna natin yung excess kasi masyadong mahaba. So, ang gawin nyo, mag-cut muna kayo dito. Yan. Tapos dito din. Dahil nga curve na curve siya, no? Ang hirap yung batakin. So, kailangan nyo mag-cut. So,
testing natin kung kakayanin na siya. So, yan o, kaya na. So, pwede nyo lang itupiyan. Yan. So, yun dito naman kasi madali na to. So, yan o. Yan yung itsura ng pinaka-panel natin. So, itong part na to, nilagyan ko na rin ng glue yung kanina. Tupiin nyo na itong gitna. So, ganyan, no? Ito rin kabilang side. Tupin nyo lang. Ayan. So, ito, pagka nilagay nyo to, make sure na iipitin ng bakal to para mas matibay yung excess na tela natin dito. So, ako hindi ko na siya ikakat. Papaipit ko na lang siya sa bakal. Batak naman, no? So, yung ilalim na lang. Ayan. So, ito pwede natin itong i-portion-portion. Ayan. Gupit-gupitin nyo. Pero as always, huwag nyo isasagad. Nadidikit siya doon sa pinaka-panel natin. So, okay yung pagkakahatak natin. Sa itong part na to. So, yung pinakadulo na lang. So yan, no? Tutupin nyo na lang yan. So ayusin nyo na lang yung pagtutupin yan. Dito, need yung butasan. Kasi may butas yan dito. Pasukan nyo na ng lock nung side moldings or yung side panel na madalas na nadadaanan natin sa may pinto. So yun dito, tutupin nyo na lang din yan. So lalagyan ko na lang ng rugby. Ayan. So, yan no. Ganyan na yung pinaka-itsura niya. So ayan no.
So ngayon, install ko muna to dun sa sasakyan. Ayun no, na-install na natin ngayon yung panel nung seatbelt natin, yung lower part. Ayan siya no. So ito yung upper part na ni-leather wrap din natin. So ayan na lahat nung na-leather wrap natin ngayon ano. Ayan. So nagko-complement yung mga kulay nila. Siguro yung next naman natin itong seatbelt panel dito sa may rear passenger. Ayan. So far, maganda yung mga leather wrapping na nagagawa natin, no? So tapusin ko na itong video na to. Kung nagustuhan mo to, like, share, and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell. Salamat!